te entren por la sala, pero el juego me llama, menos que en ninja. Tú me un tiempito, no me llama. When COVID started in 2020, slow down ng mga business ko. Si Papa, lumalaban pa din naman sa dialysis, kaya lalaban din tayo. So, I tried YouTube vlogging, filming all of my adventures every trip. Plus tips and ideas na rin para sa mga naghahanap ng budgetarian trip. Then, I earned a bit and supported by many. Nakapag-enhance pa nga ng teeth and ng lung. Naka-invest din ng bike and dream motor for next vlogs. Madalas, nakakakilala ng iba't ibang mabubuting tao at nakakapag-travel sa iba't ibang mga lugar katulad ng mga ito. With more blessings to go, ako si Ron Dick and you're watching Ron Dick Vlogs. Subscribe now! Hi guys! Naghahanap ka rin ba ng motor na pwedeng bilhin ngayong taon na ito? Matagal ka na bang naghahanap o matagal mo na bang iniispataan ng mga motor na ang itsura ay parang classic looking retro style na parang Lambretta, Vespa, Kimco, mga ganyang linyahan? Naghahanap ka rin ba ng ganung motor? Ang hinahanap po ba ay yung mga motor na ang presyo ay pasok na pasok sa budget? Yung pasok sa mga budgetarian na ang galawan ay talaga namang pasok na pasok doon din sa mismong quality niya. Ang hinahanap mo ba ay yung motor na talaga namang mapapalingon ng mga tao dahil sa itsura nitong classic style na wala masyadong mga stickers pag binili mo, yung mga ganyan pasok na pasok nga sa mga minimalist natin mga kababayan dyan. Kung yun ang hinahanap mo, meron akong i-share sa inyo. Alam nyo ba kung ano yun? Ito yung binili nating motor last year, 2022, noong birthday ko. Ito yung aking birthday gift sa aking sarili ko. Meron tayong vlog dyan sa taas na kung paano natin siya binili. At ngayon sa vlog natin na ngayon, ay i-share ko nga po sa inyo kung ano ang mga specs ng motor na ito at kung magkano ko siya nabili at kung ano-ano pa ang mga bagay dito na nagpa-oo sa akin para bilhin ito. Ano nga ba sinasabi natin? Ito ang ating Benelli Panarea. Welcome to our vlog patungkol sa ating Benelli Panarea. Pero bago ang lahat guys, gusto ko ngayong i-tour dito sa aking maliit na babying negosyo. Ito nga po pala ang aking Ron Dick's Parking. Yes guys, ito yung baby vlog natin to. Ito yung baby business natin. Guys, ay yung maliit nating negosyo na naumpisan last year 2022 and so far so good, lagi siyang fully booked. Maraming salamat, shout out sa ating mga tenants dito sa ating parking area, no? So meron tayong sariling parking area dito, kagandahan, thank God at meron tayong ganitong blessing sa ating buhay, no? At hindi na natin pakakabain, doon na tayo sa ating benta o Benelli Panarea Girl. Unang-una guys, ay papakita ko sa inyo ay yung engine. Sorry, medyo malaki yung kwarto. I-start natin siya. Man,
Meron itong 6,000 RPM na 9.2 Nm torque, CVT tranny na merong superpower na 8.5 horsepower, 7,500 RPM. Ito ay isang 125cc air-cooled, fuel-injected, 4-stroke, 2 valves, single cylinder at single overhead cam. Isang feature din ng ating motor ay ang kanyang magic footrest. Ang footrest na to ay tinatap lang, hindi na kailangang hila-hilahin. Itatap mo lang ng ganun at itatap mo lang din pabalik ay maglalak na siya automatic. Magic! Hindi ka na mahihirap ang yumuko para abutin ito. Itap-tap na lang ng paa o ng kamay. Para naman sa lagayan ng battery ng motor na ito, andito siya sa ilalim ng footrest. Andito siya, tatanggalin mo lang yan, makikita mo na yung battery dyan. Ang kagandaan din sa footrest na to ay napakalawak niya. Saktong-sakto kapag namili ako, ipapatong ko lang dyan. Amazing! Dagdag sa classic looking ng motor na to, ang cute exhaust na gawa sa aluminum rim. Sa likod naman guys, makikita natin na ang motor na to ay ready para sa kickstart. Pwede natin siyang gamitin at lalong-lalo na in case of emergency. Sa likod ng suspension, meron siyang single suspension, drum brake na 130mm air-cooled, at napakalupit na rim sa likod na merong 110/90. Modern style retro scooter na ito ay available sa kulay black, red, white at yellow. So yan, kitang-kita ang ating classic front design na talaga namang premium na premium. Mabalikan ko lang guys ang ating footboard na talaga namang napakalawak. Saktong-sakto, pati yung wide ng kanyang board dito ay talagang hindi matatamaan ng mga binti kapag umulan. Merong dalawang bulsa dito. Wow, bulsa. Meron dalawa dito ng malaking lagayan sa gilid, ano? Kitang-kita kasha ng aking hydro flask dito. Okay, malaki yan, malawak, maraming mailalagay, kagandahan. Ay meron din siyang charger na kasama na merong takip. 5 volts ito. Pasok na pasok siya for Android and Apple. Sabi nila hindi daw nagagana dito ang Apple, pero tinry ko po ang aking mga iPhone at iPad ay nag-charge pa rin naman po sila dito. So yun ang kagandahan dito. Plus pag umulan, pwede mong takpan yung charger dito at malaki pa rin ang butas ng bulsa dito nang pwedeng kahit anong ilagay. Ayan o, di ba? Ang lawak, ang ganda. Panis. O, di ba? Hindi mo na kailangan ng mga kung ano-ano pang isabit dyan. Then dito naman guys, sabi nga, meron siyang maximum load na 1 kilo. Yan. Pero pwede mo pang palitan yan kung gusto mo. Pero sabitan niya ng mga pamili, saktong-sakto sa akin na marahil ay magagamit ko talaga sa pamimili. Okay? Sobrang effective niyan sa akin. So ito nga po pala guys ang susi na ibinigay sa atin. Magbibigay sila sa atin ng 2 hanggang 3 susi. Ito, meron siyang magandang feature, yung lock na yan, no? Kung gusto mong malak para hindi makalikot, hindi mabasa ng ulan, walang ano yun, anti-theft feature, alam mo yun, walang makagalaw, pwede mong gamitin yan. Pero guys, ingatan natin yung mga susi natin ha, kasi wala nang kopya ang ating dealer niyan. So, hanggat maaari, ipakopy agad natin, no? Hanggat maaari habang bago. So ito na nga guys ang ating classic front design na premium na premium. Pagdating sa takip sa gulong ay sobrang ganda ng plastic na ito, no? Good plastic material ang ginamit, plus hindi nababasa ng putik yun nandun sa ilalim. Yun ang gusto ko. Sa loob guys, meron siyang malaking gulong, which is very important. Yun ang pinaka-importante para sa akin, yung malaki ang gulong. Kasi yung mga na-experience ko dati, mabilis mabutas kapag hindi malaki ang gulong. Yung gulong niya sa harap ay nasa 190 ang laki niya, no? So ayan. Plus yung suspension sa front ay standard telescopic. Yung braking system niya ay dual piston, non-ABS, na single disc na 190mm. Ganyan siya kalupit. Makikita nga dito guys na meron pang takip yung bar ng aking brake, ano, hindi ko pa siya tinatanggal hangga't maaari. Gusto ko siyang tanggalin kapag gamit na gamit ko na siya. Pagdating naman dun sa rubber ng ating handle ay talaga namang sobrang soft ng quality nito. Panalong panalo kasi hindi siya nakakairita sa kamay. Maganda yung grip, lalo na ng mga pindot-pindot na yung mga bilog-bilog na yon. Yung talagang mahahawakan mo ng malupit yung mga
handlebars natin na alam mo yun, hindi ka may irita, komportable siya hawakan. So ayan, yung sa kabilang brake din, mayroon pang cover, ganun na ganun ko siya inaalagaan kasi hanggat maaari gusto ko nga pong huwag munang palitan yung stock kasi gusto ko siyang ma-maximize hanggang sa makapag-ipon ako, alam mo yun, kasi mahirap din. So pag sasalamin naman guys, ito yung ating retro style na ating mga side mirror. Maganda nga sana guys kung chrome na yung stock na binigay sa atin, pero okay na rin to kasi bagay na bagay sa color na white, black, tapos may touch ng brown. Okay na okay din yan, matibay din siya. Para naman sa ating napakagandang panel board na mayroon pang plastic yung sa akin, ano? Ito yung ating speedometer, manual speedometer guys. Ayan, classic na classic. Ito yung left and yung right signal natin, nakikita natin dyan. Pero wala siyang tunog guys, walang tunog. So ito hindi ko pa matanggal-tanggal yung plastic, no? Pero try kaya natin tanggalin. Tatanggalin ko ba? Sige, silipin lang natin. Ayoko pang tanggalin, baka magasgas sana, baka may mangyari, Diyos ko. So ito nga guys, ito yung ating fuel indicator na digital. No, digital na yan. Ito yung ating oras. Merong odometer sa gitna at merong trip A and trip B dito sa ating panel. No, pwede nating i-record dyan yung trip A, trip B. Pagdating naman sa odometer, gumagamit tayo dito ng kilometer. Then nandyan yung engine sign sa gilid. May kita nyo yung check engine sign. Meron siyang high beam indicator. Ayan yung high beam indicator, may ilaw pala. Ayan, may ilaw pala. Yung sa gitna naman ay abang para sa susunod na function na pwede nating pag-upgrade dito sa ating board. Okay, so ayan. Ayan yung shape niya. Kitang-kita niya yung shape niya. Hindi ko alam anong shape yan, pero malapit na siya sa bilog. Pagdating naman sa pagkaputi ng kanyang balat, ay parang ivory white na something ivory na white na parang kumikinang siya na puti na talaga napakaganda na kapag in-upgrade pa natin yung klase o yung quality niya ay talagang kikinang siya ng napakalupit. Nakaka-inlove yung kanyang kulay. Sa bandang kanan guys, ito na yung tinatawag nating kill switch. Itong kanan na to, pag in-on natin, hindi mag-on ang motor. At pag in-on yan, ay mag-on siya. Yun yung isang security feature ng motor na ito. Katulad nung sa umpisa ng vlog natin, hindi nag-start dahil naka-onang ganyan. So, umiilaw yung engine natin kapag naka-close yung engine. Yan yung close ng engine. Ayan na nga, yun na yun. Then ito naman yung ating ilaw. Para sa ating ilaw, ito yung switch ng ating ilaw, no? Ayan, meron tayong high beam. Ayan, yan. Ang kagandaan dyan sa ilaw natin, guys. Nga pala, meron siyang pangalan ng Benelli. Ayan yung kanyang low beam. Yung Benelli logo sa ilaw. Grabe, napaka-pogi. Kapag in-on natin yung low beam, mag-on yan. Hindi ko lang sure kung tama, hindi kasi ako nakatingin sa switch. Tapos ito yung high beam niya, no? Napaka-classic ng LED light niya. Sobrang astig. Sobrang liwanag na ito sa gabi, no? Pero kung meron akong chance, dadagdagan ko pa yung ilaw sa baba. Kasi medyo malabo yata yung mata ko pag gabi. Alam mo yun, tapos magpagod. Tapos ito yung ating on button. On button, tama ba? Start on, start button. Basta something pang start. So, ito na nga, sa bandang kaliwa, ito naman yung ating high and low beam. Again, yung ating high and low beam. Tama ba yung sinabi ko kanina? Basta low and high, tapos ito yung high and low. Pareho din yun. High, basta yung ilaw. Ayan o, basta yung ilaw na yan. Pareho lang yan. Basta yung ilaw yon, pindutan ng ilaw. Plus, ito yung left and right na signal. Pag inon natin yung left, mag-iilaw yung left, iilaw yung left. Ang hindi ko lang gusto dito, walang tunog. Pag nagki-click tayo, tapos pag pinindot mo yan, babalik na siya sa normal. Mamamatay yung mga signal lights natin. Ngayon, kapag naman ito turn right natin siya, iilaw, turn right, iilaw yung sign natin ng right, iilaw yung front signal natin ng right, pati yung sa rear ay iilaw din doon sa likod. Yun nga lang ang problema nga, wala siyang tunog, kaya hindi ko naririnig, hindi ko nararamdaman kung nag-senyas na ba ako. Plus pag nag-left ako, manual din siyang pipindutin para mag-stop yung light niya. Maybe nagtitipid sa ilaw, pag ganun, no? Hindi siya automatic. So okay na lang din, meaning kailangan kong i-as one yung sarili ko sa motor para nararamdaman ko yung bawat galaw ko. Alam mo yun, plus ito, yung kanyang busina. Ayan.
Isang matalinong feature naman ng ilaw natin ay meron na siyang adjustan doon sa ilalim. Doon sa butas na yan, pwede mong itaas at ibaba yung ilaw ng ating motor para ma-adjust mo kung ano yung preference mo, kung depende sa height mo, kung ano ba yung malinaw at hindi malinaw na ilaw na para sa'yo. Para sa itsura ng ating harap, ito yung ilaw nga natin. Merong Benelli dyan na low light lang, tapos low beam, and then meron tayong emblem dito ng Benelli na merong tatlong star, merong high up, tapos merong damo, then merong linyang napaka-pogi at mga abang para sa mga pwede nating accessories na ilagay dyan na iniintay ko pa yung ating mga mababait na mga Santa Claus na magbigay sa atin ng mga accessories, ano? Para naman sa saksakan, guys, ito yung saksakan natin. Saksakan? Ito yung on area natin, yung key area natin, no? So, meron tayong dyan, syempre, merong open, meron tayong compartment, alam niyo na yon, mga basic, no? Sa compartment natin, kasha ang half-face helmet. Hindi ko ba po na-try yung full-face, pero nung tinry ko, naalala ko nagkasha rin yung full-face na libre from Moto Zoe. Yes, guys, kasha dyan yung binigay sa akin. Depende yata sa size din ng full-face helmet, no? Depende sa size. Hindi ko pa na-try yung ibang size. So, ang kasama sa motor natin ay itong mga tools na ito. Kasama na yan sa libre. So, ang binigay sa ating libre ay itong mga tools, damit, helmet na color black na pinakita natin doon sa vlog natin last time. At kung ano-ano pa na pinakita rin natin doon sa vlog last time. Ano? Then, ito nga yung laki ng compartment. Yung compartment niya, guys, ay nagkakalaman ng 12 kilos. 12 liters pala. 12 liters. Ang tanke naman niya ng fuel tank ay 4.61 fuel tank capacity. Ang kabigatan ng buong motor natin ay 104 kilograms. So meron siyang handlebar na sobrang pogi at classic style, ano, napakalawak at super gray color din na bagay na bagay sa combination ng kulay ng ating motor. Para naman sa upuan, meron siyang classic Benpa leather style ng upuan. Napakaganda ng shape niya, no? Napaka-comfortable. So, tanggalin muna natin yung plastic. So, ayan yung style niya. Napakaganda. May logo dyan. Plus, napakalambot. Sobrang komportable. Yung shape, yung texture, tsaka yung buong kabuuan ng upuan. Napaka-pogi. Pasok na pasok sa kulay combination para maging classic retro at minimalist ng buong kamotoran natin. Patungkol sa motor na to, ay comment down below, guys. I-comment down nyo lang yan at mag-usap tayo doon sa comment section, no? Again, guys, hindi ako magaling sa mga motor. Kung ano yung nakita ko ng mga parts niya, specs, yun lang yung shinare ko sa inyo. At hindi naman ako malupit sa mga motor, pero ang preference ko kasi ay yung ganitong klase. So, ito yung shinare ko sa inyo at baka ito rin yung gusto ninyo. Okay? Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong advices, meron kayong gusto mong sabihin sa atin, gusto mong magbigay ng mga accessories, parts, at kung ano-ano pang kailangan para pagandahin palalo ang ating motor, don't hesitate to comment down below, guys, or PM me, or kayo nang bahala. Nandiyan na yung mga information sa description box, okay? So, yeah! That's it for today's vlog. If you happen to like this video,
please hit the subscribe button below and please comment down below ulit. Mag-usap tayo. Please hit that bell button para ma-notify kayo sa mga next upload natin for this year, dahil marami-rami tayong nakalinyang mga vlogs for this year na talaga mang makakatulong sa inyo para sa mga tips and ideas sa pag-travel, sa buhay, sa lifestyle, at kung ano-ano ba. Guys, if you're not subscribed yet, again and again, please do subscribe to our YouTube channel. Once again, this is Rondy Vlogs, and see you on our next vlog. Maraming salamat po. Uy, maraming salamat sa panonood ah. Please subscribe to my YouTube channel, like and share this video, turn on notification para updated ka sa mga next uploads natin, at magkwentuhan tayo. Comment down below. And please follow my social media accounts sa Instagram and TikTok. For more videos, visit my YouTube playlists. Maraming salamat po.